Matunog ang pangalan ngayon ng magaling na aktres na si Alessandra De Rossi dahil sa tagumpay ng kanilang pelikula ni Paolo Contis na may titulong Through Night and Day na kamakailan lang ipinalabas sa Netflix, samantalang 2018 pa noong una itong ipinalabas sa mga sinehan. Marami ang talaga namang napaluha sa storya ng pelikulang ito dahil sa galing sa pagganap ni na Alex at Paolo. Marami ang naging interesado sa buhay pag-ibig ng 35 years old na aktres na si Alessandra. Kaya naman ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga lalaking naiugnay sa aktres at bakit nasabi niya na ayaw niya nang makipagrelasyon pang muli kahit kailan. Polo Ravales. Unang nagkakilala sina Alex at Polo Ravales sa set ng GMA 7's Biglang Sibol Bayang Impossible Show kung saan sila ay magka-love team. Hindi naman daw ito isang love at first sight kundi chemistry ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. Nagsimula sa pagkakaibigan na nauwi sa pagmamahalan. Tulad ng ibang mga love story, kinuha ni Polo ang lahat ng pagkakataon para maiparamdam kay Alex ang pagmamahal. Kaya noong December 14, 2001 ay pareho silang nagpaalam sa kani-kanilang single status. Taong 2002 nang mapabalita ang hiwalayan nina Alex at Polo na ayon sa balita ay selosan sa trabaho ang naging dahilan nito. Oyo Boy Soto. Si Vittorio Marie Bonvi Soto o mas kilala bilang Oyo Boy Soto ay anak ng showbiz couple na sina Dina Bonvi at Vic Soto. Sila di umano ay nagkaroon din ng relasyon noon ni Alessandra De Rossi taong 2003. Luis Alandi. Si Adrian Luis Alandi na kilala bilang Adrian Alandi at dati ring nakilala bilang si Luis Alandi ay isang artista at modelong Pilipino. Ang una niyang acting role ay si David sa TV series na Pangako Sa'yo noong 2000. Napabalita noon na nagkaroon ng maiksing relasyon sina Alex at Luis noong taong 2006. Parehong itinanggi ito ng dalawa. Jeremy Marquez. Si Jeremy Marquez ay anak ng aktor na si Joey Marquez. Naging magkarelasyon sila ni Alessandra noong taong 2006. Ayon sa balita ay maayos ang relasyon ng dalawa hanggang sa di sinasadyang makita ni Alex ang isang email na ipinadala ng boyfriend niyang si Jeremy sa isa ring aktres. Nagwala sa galit noon si Alex sa national TV. Ang babaeng pinadalhan ng email ni Jeremy ay walang iba kundi si Tony Gonzaga. Sid Lucero. Si Timothy Mark Pimentel Eigenman na mas kilala bilang si Sid Lucero ay anak ng yumaong aktor na si Mark Hill. Taong 2014 nang mapabalita ang di umano'y relasyon nila ni Alessandra De Rossi. Kahit marami ng usap-usapan tungkol sa kanila ay walang pag-amin na nanggaling sa kanilang dalawa. Nagkasama sina Alex at Sid sa Legacy noon at sinundan ito ng Magkano Ba Ang Pag-ibig at sa isang indie film na Mauban. Wala mang pag-amin na nakuha sa dalawa ay inihayag naman ni Sid sa interview sa kanya noon na gusto niyang humingi ng tawad kay Alex sa mga naging pagkakamali niya sa aktres noon. Mark Abaya. Si Mark Abaya ay isang musician, TV host, VJ at aktor. 2016 nang mapabalita ang relasyon di umano nila ni Mark Abaya at Alessandra De Rossi. Pero mariing idinenay ito ng aktres. Sagot ni Alex nang tanungin siya sa balitang ito, "I've always been single and available." Ang kaibigan ni Alex na si Empoy Marquez ang nagkumpirma sa isang interview noong 2018 na matagal nang hiwalay sina Alex at Mark. Kaya naman wish niya ay sana makahanap na si Alex ng lalaking totoong magmamahal dito. Rico Gutierrez. Matapos ang kay Mark Abaya ay naugnay naman ang pangalan ni Alex sa direktor na si Rico Gutierrez. 2019, nang maispata ng mga pictures ni Alex na ipinost mismo ni Rico Gutierrez sa kanyang Instagram account. Ito ang dahilan kung bakit iniuugnay ang dalawa. Sa mga larawan ay makikitang nasa isang beach sila at may mga sweet captions na kasama ang IG post ni Rico patungkol kay Alex. Wala rin nakuhang pag-amin mula sa dalawa.